Magandang araw po, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ellen. Ako ay 32 anyos. Nakatira po ako sa isang liblib na baryo sa parteng Kabisayaan. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa aking mga kapitbahay na sina Aling Chona at Aling Ayen. Ang dalawang ito ay dating magkaibigan. Higit pa sa magkapatid kung magturingan. Nagbibigayan at nagdadamayan. Kung ano ang kailangan ng isa, ay suportado ng isa. Sa pagkakaalam ko po, bata pa lamang sila ay magkakaibigan na ang mga ito. Parehong magaganda ang kanilang pisikal na anyo, may mga magagandang pinagmulan ng pamilya at magagandang ugali. Nagbago lang ang lahat ng iyon nang makilala nila si Roy, ang aking papa. Si papa ay dating nag-aaral sa Maynila pero nang magkasakit ang aking lola Pasing ay napilitang umuwi sa probinsya. Siya ang nag-alaga rito kaya niya naging kaibigan sina Aling Chona at Aling Ayen. Una silang nagkita sa bayan na nataon namang piyesta. Kinilig ang dalawang ali nang makita nila kung gaano kakisig at katikas ang katawan ng aking ama. Ayaw man nilang sabihin, automatikong nagkagusto ang dalawa sa lalaki. Nagkanya-kanya sila sa pagpapakyutrito at pagpapapansin, kaya naman hindi sila makalimutan ni Papa. Para sa kanya, sina Aling Ayen at Aling Chona ang kanyang matatalik na kaibigan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, lihim na nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ni na Ayen at Chona. Nagsimula ang hindi nila pagkakaintindihan nang ideklara ni Chona na gusto niya si Papa. Ang sabi ni Ayen, kailangan malaman nila kung sino ang nararapat na maging nobya ni Papa. Nagkumprontahan silang dalawa pero wala ni isa sa kanila ang pinili ni Papa. Dahil nabighani siya sa ganda ng aking ina. Nang maging magkasintahan sina Mama at Papa ay lalong nagbangayan ang dalawa. Lihim na nagkaroon ng malaking pader sa pagitan ng isa't isa hanggang sa hindi na nila kinilalang magkaibigan ang bawat isa. Kahit nakikita na nila na ikakasal na si Papa at Mama, nakatuon pa din ang atensyon ng dalawa sa pakikipagtalo sa isa't isa. Huli na nang mabunyag ang katotohanan na pareho pala silang kampanting maghanap ng away dahil kaya nilang gumawa ng mga bagay na hindi nagagawa ng normal na tao. Sila ay may lahing kayang gumamit ng salamangkang itim. Kaya nilang gumawa ng orasyon at ritual. Higit sa lahat, kaya nilang pumatay ng tao gamit lamang ang kanilang mga nalalamang mahika. Ilang tao na ang makakapagpatunay nun na naging dahilan kung bakit kinatakutan ang lugar namin. Kesyo marami rong mangkukulam at mababagsik na mambabarang. May nakapagsabi kasi sa amin na ang bahay ng dalawang babae ay parehong nasa tagong bahagi ng kakahuyan. Kwento nga ni Papa, madalas niyang makita sa agubatan ang nanay ni Ayen na si Aling Lorna. May dala daw itong itim na kandila at punyal kung saan ito ang ginagamit para sa kanilang pagsasagawa ng ritual. Samantalang si Aling Olivia naman na ina ni Chona ay madalas manghuli ng mga insekto. Napapabalita ngang gumagamit ng pangungulam ang kanyang ina bilang pagganti sa mga kaaway nito. Kung kaya't naging mortal na magkaaway sina Chona at Ayen. Ang dating masayang samahan nila ay napalitan ng galit, puot at panibugho. Hindi na sila nakakasama sa mga lakad at kahit anumang mahalagang okasyon sa buhay nila. Umabot sa puntong nagsisira na sila hanggang sa mawala na sila ng respeto sa bawat isa. Naitanong ko tuloy sa aking sarili kung paano ba kahirap ang magpatawad.
Nadadaan ba ito sa pananahimik lang? Bakit may mga tao na sadyang masyadong matataas ang tingin nila sa kanilang sarili at ni hindi marunong umako sa kasalanan? Gaano ba kahirap ang simpleng paghingi ng tawad, lalo na sa minamahal na kaibigan? Nang magsama sina Mama at Papa bilang mag-asawa, biniyayaan sila ng dalawang anak, ako at ang aking Kuya Kaloy. Masaya kami sa kabila ng pagiging payak ng aming pamumuhay. Kahit hirap sina Mama at Papa ay itinaguyod nila kami at nagawang pag-aralin sa paaralan para kahit papaano ay may maipamana raw sila sa amin. Nagtatrabaho bilang magsasaka sa bukid si Papa habang si Mama naman ay nasa bahay lang habang inaalagaan kami. Kada ani ng aming halamang gulay ay binebenta namin ito sa palengke o sa talipapa. Alam ko kung ano ang nakaraan nina Mama, Papa, Ayen at Chona dahil madalas itong ikwento ng aking ama sa akin. Ngunit hindi ko lang kasi lubos maisip kung bakit humandong pa sa pagpapatayan sina Ayen at Chona. Gayong wala naman sa kanilang dalawa ang pinili ni Papa. Guro sa eskwelahan si Ayen, samantalang may-ari naman ng isang bakery si Chona. Palagi niya akong binibigyan ng tinapay na ikinagagalit ng husto ni Ayen. Minsan Kuya Barry, nagkatitigan silang dalawa nang makapang-abot sila sa isang lugar. Nagulat ako nang magkanya-kanya sila sa pagsasalita nang hindi ko maintindihang mga nilalang na parabang umuusal ng orasyon. Hindi ako nakapagsalita at dahan-dahan akong umatras. Nakita ko nang dumugo ang ilong ni Ayen samantalang ginagapangan naman ng mga insekto si Chona at walang habas na pinagkakagat. Kahit pa yata buong araw silang magkaharap ay siguradong hindi sila matatapos dahil sa dami ng kanilang mga pinag-uusal na ritual. Nang hindi na makatiis si Ayen, gumamit siya ng manika at sa akto ay nakita ko kung papaano niya binarang si Chona. Gamit ang mga salitang itinuro sa akin ni Papa, ang mga ataga na humingi ng tulong sa Panginoon ay nagdasal ako. Nagdasal ako ng taimtim hanggang sa tingin ko ay tumigil na sila sa kasasalita. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, nakita kong pareho na silang nakahandusay sa lupa. Parehong nanghihina ang dalawang babae kaya takot na nagtawag ako ng tulong para madala sila sa pinakamalapit na ospital. Para akong nanonood ng pelikula dahil sa nangyari sa kanila. Kuya Barry, hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag ang nakita ko at kung anong klaseng mahika mayroon ang dalawang ito. Ayon sa pakikipag-usap ko sa ibang tao, sila pala ay may kanya-kanyang kakayahan na namana mula sa kanilang pamilya. Si Chona bilang isang mangkukulam, samantalang si Ayen naman bilang isang mambabarang pala. Nabunyag na ang katotohanang matagal na pala silang pinagdududahang siyang gumagamit ng mga salamangka para magbigay ng sakit sa tao, kaya naman halos hindi na ako makalapit sa kanila sa labis na takot. Ang mga mambabarang pala ay napag-alaman kong espesyalista sa pagbabaon ng insekto sa katawan. Samantalang ang mga mangkukulam naman ay nagbibigay ng sakit sa ulo, sama ng pakiramdam at kahit na anong sakit sa isang tao hanggang sa mapagod siya at hindi natuluyan pang magawang makabangon. Mararatay kasi sa kama ang lahat ng taong makakaranas ng kulam, kaya naman hindi ko maipaliwanag kung papaano nila nagagawa iyon. Naging mag-asawa ang aking mga magulang at nagkaroon ng mga anak, pero kahit minsan hindi kami naging matiwasay. Kahit hindi nagseselos ang aking ina, ay nadadamay kami dahil sa kanilang ginagawa,
lalo na't alam kong si Papa ang dahilan kung bakit nag-aaway ang dalawang babae. Sana lang matapos na ang gusto nila para maging maayos na ang lahat. Iyon nga lang, mukhang hindi na sila kailanman magiging magkaibigang muli. Ang kanila kasing mga pamilya, may dati na palang samaan ng loob na naging sariwa lang matapos malamang pinag-aagawan nila ang isang babae. Sa hirap ng kanilang natamong sitwasyon, ang dami nilang inosenteng taong dinamay na malalapit na kaibigan nila sa isa't isa. Kagaya ni Mang Abu na kinulam ni Chona. Naratay sa kama si Mang Abu matapos umakit ang kanyang tiyan. Ang pinsan naman ni Chona ay binarang din ni Ayin. Naratay ang kawawang babae sa kama dahil basta na lang daw lumubo ang tiyan nito at halos hindi na makabangon hanggang sa pumutok bigla ang tiyan nito. Nagulat ang lahat nang makitang naglabasan ang mga uod at sariwang insekto sa kanyang tiyan na labis naming ikinatakot. Mula noon ay iniwasan ko na ang dalawang babae at hindi na nagtangkapang makipaglapit sa kanila. Nakalabas lang din kasi kaagad sa ospital ang dalawa matapos malapatan ng paunang gamot at wala naman sa kanilang kritikal ang kondisyon. Minsan, sinabi ni Papa na kailangan niyang makausap ang dalawa para matigil na ang kaguluhan sa aming mga pamilya. Ngunit ang sabi naman ng aking ina, hindi na raw kailangan, lalo na't bago pa man sila naging mag-asawa at kahit noong maging magkasintahan pa lang sila, ay nilinaw naman ni Papa sa dalawa na walang mapapala ang mga ito sa kanya. Dalako ang aking takot sa mga mambabarang at mangkukulam hanggang sa magbinata ako. Alam kong mahirap pero sa tuwing naiisip ko ang lagim ng pakikipagtalo ng dalawang babaeng may gusto kay Papa ay hindi ko maiwasang makaramdam ng sanlaksang tao. Kahit sino sa kanila ang gawing kasintahan ng aking ama ay siguradong mapapahamak siya lalo na kapag siya naman ang napagdiskitahang kulamin o mabarang. Para sa katahimikan ng lahat, lumipat kami ng tahanan sa syudad at doon na nanirahan. Kahit papaano, hindi na kami abot ng kanilang mga kamandag at sana matigil na din ang kanilang pagbabangayan. Lalo na't hindi naman pala sila madaling kausap, lalo na sa parting pag-aagawan. Siguro, hindi na sila magkakabati pa. Gayon pa man, Kuya Barry, masaya ako dahil kahit sa kabila ng aming naranasan sa dalawang babae, ay hindi kailanman nagpa-apekto ang aking ama at mas lalo pang tumibay ang pagsasamahan ng aming pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Ellen. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.